Okay mga old boy, nandito ako ngayon sa Super 8. Dito naka-check in yung mga bago nating na second batch. So lahat ng mga madideploy dito sa amin sa Cargill River, dito mag-check in yung mga bagong dating. Bago sila i-turn over sa kanilang mga landlord, bago sila mag-proseso ng kanilang mga banking process ba yan, ano bang para sa ATM nila, and tenancy agreement, so on and so forth, kung ano-ano bang ipapaliwanag upon welcoming, and then proceed na sila sa kanilang landlord. So ito, papakita ko sa inyo mga oldie boy. Yan mga oldie boy, Super 8. Yan Super 8 na hotel, may swimming pool dyan sa loob, yun, may water slide. Oh, before dito rin kami nag-check-in dati, nung bagong dating lang kami. So paano, pasok na ako mga oldie boy para ma-interview ko na sila. What's my name? Wildy, Wildy, Wildy boy. What's my name? Wildy, Wildy, Wildy boy. What's my name? Wildy, Wildy, Wildy boy. Let's go! What's up mga kababayan? Ako nga pala si Wildy na kagaya mo noon na nangarap. Pero dahil sa pagsusumika, pati naapot ang matagal ng hinahanap. Ay, inilusan, di ko tinulugan. Ginawa ng paraan, ano man inais na makuha. Kahit kalaki, man ito hirap at luha. Pilang sumika, bako ba rin ang labis. Kaya mga ka-Wildy, be consistent, patient, laging positibo. Inspired and motivated, at umiwasan lang sa mga taong negatibo. Yan ang tinatago ko sekreto para mga plano sa huli pagtagumpayan. At palagi ka tumutok sa akin challenge, sa ganong ka alam ang kakayahan madagdagan. Yan! Kumusta mga oldie boy, isang pinagpalang araw sa inyo lahat din sa Pilipinas. And sa lahat ng mga kababayan kong OFW, mabuhay po kayong lahat. Successful na candidates papunta dito sa Cargill River. So umpisa natin guys. Hi Philippines, ako nga pala si Philjean Golciano from Bulacan. 7 years akong voucher sa Pinoy Meat Shop sa Bulacan. So nag-apply ako nung sa magsaysay nung June. Tapos noon na-hire ako. Yung mga pag-process ng mga papers ko medyo mahirap, pero kung ikay proseguido na makarating dito sa Canada is talagang gagawin mo lahat, di ba? Para sa pamilya mo, para matupad yung mga pangarap mo. So ngayon, nandito na kami sa Canada. Nais kong hikayatin yung mga nag-a-apply pa lang, yung mga process pa lang ng mga papers, na ituloy nyo lang yung mga pangarap nyo para sa pamilya nyo. Di ba? Kasi walang imposible hanggat hindi ka sumusuko. So yun lang ang may papayo ko sa inyo lahat. Salamat. Pilipinas. Hi guys, good afternoon. I'm Uno. Actually, nag-start ako ng meat cutting start ng pandemic. Yung previous work ko before I enter butchery sa office, sales manager. So, pinangarap ko mag-Canada. So, nag-research ako kung ano bang pathway ang para sa akin na mapapadali. I tried provincial nominees, kaso mataas na yung mga CRS score, which is, I think, ang kalabang ko is mga international student. So, I decided na itry yung pagbubutcher. So, especially sa mga college graduate dyan na gusto mag-Canada, huwag kayong matakot mag-try ng new skills. Even we have the diplomas, iba pa rin kung may skills tayo. So, walang mawawala sa atin. Kumbaga, nag-upgrade pa tayo. Kasi yung iba dyan, syempre may ego. Nag-graduate ako, college ako, bakit ako maghahawak? Huwag yun yung isipin nyo. If you want to go sa Canada, just pursue your dreams. Work hard on for it. So ngayon, before I hired by magsaysay, I am a meat supervisor sa SNR, Parañaque. So ang ma-advise ko lang, regardless college graduate, high school graduate, ALS graduate, if you have the fire to fulfill your dreams, work on it. Huwag tayo maghihintay. Sipag talaga, tsaka tsaga. So, yun lang. Shoutout nga pala sa aking pinakamagandang misis, ang nag-iisa, si Angela, yung mga anak ko, si Sandy, tsaka si AA, relatives ko, Elnar family and Velasco family. Thank you, sinuport nyo ako, nagpapalakas kayo ng loob sa akin kasi first night ko dito medyo grabe, iba yung ramdaman ko. Yun lang, thank you. Warren Alega po, Batangas City, yung Batangas. 6 years sa kill floor. Nangarap na mag-apply. Natupad naman sa pagpupursige at panunood kay Sir Wilde ng mga kanyang vlog. Kaya keep motivated, sabi nga ni Sir. Tapos
fulfill your dreams. Ayun lang. Ano sa iyo sa mga nangangarap makapagtrabaho dito sa Cargill? Ala, sipag lang. Ano, tiyaga. Talagang sakripisyo. Gawin niyo lahat para ano, makapunta kayo dito. Huwag kayong mag-alinlangan, mag-apply, sumubok o ano, basta dire-diretso lang. Ayun lang. Shout out nga pala sa aking misis, si Jega, na napakamahal ko. So, magandang araw sa lahat sa mga kabaro ko diyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa Dumaguete. So, I'm 5 years butcher from Dumaguete City. So, nag-apply sa magsaysay at the age of 41. So, sa lahat na nangarap na mag-abroad, wag kayong mag-alinlangan sa inyong mga edad niyo. Dahil kahit ako nga, 42 na ako ngayon, nakarating ako ng Canada, hindi ko akalain na makarating ako dito. Dahil alam natin mahigpit yung age. Pero si Cargill, ang isang bagay na nagbibigay sa akin ng daan para makapunta ako dito at ang agency ko na magsaysay. So, napasalamat din ako kay Boss Wildy sa mga vlog niya. Doon ko natutunan ng marami kung anong dapat gawin. Huwag sumusuko, sipag at tiyaga para sa pamilya, para maganda, para mabigyan ng magandang buhay. Yun lang. Ano masasabi mo sa mga nangarap makapagtrabaho dito? Ang masasabi ko sa nangarap na makapagtrabaho dito sa bansang Canada, kumplituhin nyo lang yung lahat ng requirements, tapos ipasa nyo, tapos sipag at tiyaga din. Maghintay lang kayo sa tamang panahon. Darating din sa inyo yan, gaya namin. So, 5 months lang nakarating kami ng Canada. Hindi namin akalain ganun kabilis ang proseso ng agency at ng Cargill. So, nagpapasalamat kami, lalong-lalo na sa Panginoon. At shoutout nga pala sa mga kapatid ko dyan sa Dumaguete, lalong-lalo na sina Julius, Jasmine, at sa mga kiddos ko, si Jaco. At sa nag-iisang ikaw sa buhay ko, si Giselle, one last. Marlon, ng Estrembo Makati, katulad ni Jack, 41 years old na ako ngayon. Nag-start ako ng 37 years old sa Rublo. Nag-aral ako ng TESDA. And then, The Rising Sun pala ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para makakuha ng slot sa Rublo. And then nag-apply ako sa Meatworld International. At doon, ako na yata yung pinakamatanda nung dumating ako. Pero sinaga ako. Inaasar nga ako doon na sabi, lolo daw. Pero okay lang. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tumulong sa akin. Nag-guide sa akin nung nagsisimula pa lang ako. Sa mga nagbabalak na mag-apply as meat cutter, tiyagain at sakripisyo talaga. Magandang puhunan, magkaroon ng mahabang experience. At laging manalangin. At magkaroon tayo ng mindset, may goal tayo dapat na yun ang gusto natin tahakin. Kasi umaga daw tayo sa sarili natin, ang lagi nating walang mangyayari sa atin. So, yun lang. Yung Sabat 7 naman na mga kasama ko sa na-hire nung June 8, tiyagain nyo lang yung mga dokumento na hiningi ni Magsaysay. At laging magdasal din. Pangalagaan ng sarili, ingat kayo lahat dyan. Shoutout pala sa mga kamag-anakan ko sa Santo Niño, Bulacan, sa Ilocos, Dingras, and sa asawa ko kay Jen, at sa mga naging tropa natin sa North Star, mga kompetensya ni Farm Press sa SBI Makati at SBI Aura Taguig. Thank you. To Magsaysay, thank you for assisting us in our application from the start. At until to the end, na nandito na kami, inasikaso nyo kami. Thank you for expediting the process. Malaking tulong to sa family. Then sa mga iba pang nahahawakan yung aplikante, you are in the right hands po. And thank you for Magsaysay Global for assisting me through the months na nag-apply ako hanggang
Hanggang ngayon, bago kami nakarating ng Canada, is yung assist nila is nandun talaga pa sa mga applicant nila. So malaking bagay yung mga ginagawa nila para matupad yung mga pangarap namin. Thank you for Magsaysay Global. Gusto kong pasalamatan ng Magsaysay Global, lalong-lalo na kay Sir Alec, kay Ma'am Marical, Car, kay Ma'am Gladys, at sa lahat ng bumubuo ng Magsaysay Global. Salamat sa pag-asikaso ng mga dokumento ko at sana marami pa kayong ma-deploy na mga aplikante nyo sa mga employer nyo at sa iba pang mga panig ng bansa, ang mundo. Magsaysay Global, number one. Salamat Sir Alec, salamat Ma'am Maricar, Sir Luigi, Ma'am Chelly, salamat po. Salamat sa lahat ng tulong na ginawa nyo sa amin, pag-update, pag-alo ng mga papers, assist. Salamat po. Sa Magsaysay, maraming salamat po sa inyong lahat, kay Ma'am Loribet, Sir Alec, Ma'am Chilimi, Ma'am Gladys, at saka kay Ma'am Maricar. At sa lahat ng staff sa Magsaysay, maraming salamat po sa inyong lahat sa tulong nyo. So yun mga ka-Wildy Boy, sila yung second batch ng mga butchers courtesy of Magsaysay Global. Sa wakas nakarating sila ng maayos dito and narinig nyo yung kanilang mga kwento. Keep the dream alive, be inspired and be motivated lang. Sa lahat ng mga nangarap makapagtrabaho dito, ituloy nyo lamang inyong pangarap, walang susuko. Be consistent, be patient and have a positive mindset. So paano? Kita kita sa next video. Stay safe and God bless. Bye-bye mga ka-Wildy Boy. Thank you. Keep the dream alive. Be inspired and be motivated. Support Wildy Boy Official. Subscribe. So yun mga Wildy Boy, uwi ang time na. Ayun, I hope na-inspire kayo sa kwento ng mga dumating, yung second batch. Courtesy of Magsaysay Global. So kung kayo ay nangarap makapagtrabaho dito, itulong nyo lamang yan. Okay, tandaan ninyo, paparating na yung employer sa Pilipinas this 2023. Prepare your requirements and be qualified. And kinakailangan, alam nyo kung anong gagawin sa trade test, alam nyo kung anong sasagot sa employer's interview, and kinakailangan meron kayong passing scores IELTS. So paano? Uwi na muna ako mga Wildy Boy. Stay safe and God bless. Bye-bye.